Matthew chapter 20, 27, ano naman ang sinasabi? At kung sino man sa inyo ang nagnanais maging una, ay dapat maging alipin ninyo. Sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Ano ang sabi? Kung sino man sa inyo ang nagnanais maging una ay dapat maging alipin ninyo. Ito yung senaryo na ang mga alagad ay pinapalagay na mas mahalaga sila siya kaysa sa kanyang mga kasama. Ipinapalagay niya na mas dakila siya at higit siya at karapat dapat na mamuno sa kanilang 12. Pero sinasabi ng Panginoon, kung ibig mong maging una, maging alipin ka. Kung gusto mong maging dakila, maglingkod ka. Yun ang ibig sabihin. So, Matthew 20:27, at kung sino man sa inyo ang nagnanais maging una ay dapat maging alipin ninyo, sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran. Si Jesus na rin ay nagbigay ng isang halimbawa para sa kanila na siya man mula sa langit, anak ng Diyos, ipinagkatiwala sa kanyang lahat ng bagay, nilikha ang lahat ng bagay sa kanyang pangalan, pero hindi siya nagpapalingkod ng mga panahon na yun. Siya nga ang naglilingkod. Siya nga nagmimisyon, nagpapagaling, bumubuhay ng patay, di ba? So sinasabi niya na inialay pa nga niya ang kanyang buhay eh. Parang ibig niyang sabihin, yung kanyang mga tagasunod, yung kanyang mga alagad, ito yung kanilang dapat na maging panuntunan sa buhay. Ang maglingkod din sa kapwa. Kaya nga ano ang sabi? Ang leader, hindi mababa ang tingin sa kapwa lingkod. Kapag kasi naging mababa na ang tingin natin sa ating kapwa lingkod, parang sinasabi nating mataas tayo, dakila tayo, sikat tayo, karapat dapat tayo, superior tayo. Diba? Yun ang ibig sabihin nun eh. I've got some best banana. Maraming salamat sa inyong panonood. At kung kayo naman ay napagpala, huwag niyong kalimutan na mag-like and share, mag-subscribe na din at kalimbangin ang bell icon na inyong makikita sa ibaba ng video upang kayo palaging updated sa aking mga video kapag ako ay may bagong upload. Maraming salamat! God bless and I love you with the love of the Lord! Bye-bye! And you better send me your address so that I can send you